Itong vlog naman natin ito ay sa SM at saka yung mga nakita kong paintings. At maglalagay din tayo ng dalawang kwento para sa ating araw ng mga puso. Kaya sana makinig po kayo at tingnan natin ang mga love story na ito na maaaring may relationship po sa ating kultura at sa ating kalinangan. Ang isang kwento ko pa naman ngayon ay tungkol sa tensa ito sa Cordillera. Kaya ang kwento ng pag-ibig ni Wegan at si Mai. Dalawang libong taon na ang nakakalipas, may alitan ng bayan ng Banawe at Mayuyaw. Mayauyaw pala. Tinuturing noon na isang karangalan ang kapatay ng kalaban. Sa panahon ito, nabuhay si Wegan, anak ng hari ng Banawe na si Ampual. Minsan, si Wegan ay nangaso sa kagubatan. Nang magawi siya sa isang talon upang magpahinga, nakakita siya ng isang dalagang naliligo. Naakit siya sa kagandahan nito, ngunit napansin niyang ito ay isang dayuhan at walang karapatang maligo sa lupain ng Banawe. Papatayin na sana ni Wegan ang dalaga nang pigilin siya ng isang ahas. Nakilala niya na ang ahas ay si Lumawig, ang Diyos ng Kalangitan. Sa halip ni pagpatuloy ang noon ng balak, sinamahan ni Wegan ang dalaga pa uwi. Nalaman niyang ang pangalan nito ay Maay, Mai, anak ng hari ng Mayauyaw na si Lidum. Sa kanilang mahabang paglalakbay, nabuo ang kanilang pag-ibigan. Pagdating sa lupain ng Mayauyaw, agad na dinakip si Wegan. Siya na ngayon ang dayuhan sa lupain ni Mai. Maay. Nakiusap si Maay sa kanyang ama, sinalaysay niya ang pangyayari. Maaring pinaslang niya ako nang mahuli niya akong naliligo sa kanyang lupain, ngunit siya ay nabag. Sa halip, sinamahan pa niya ako pauwi ng iligtas sa anumang kapamakan. Mabag ka sa kanya, ama, tulad ng pagkabag niya sa akin. Magmamakaawang sabi ng dalaga. Nag-isip si Lidom. Ang kahilingan ng kanyang anak ay taliwas sa nais ng mga mamamayan ng Mayauyaw. Siya ay mamamatay kung hindi niya kayang ipagtanggol ang kanyang sarili, pahayag ng hari. Mga mamamayan ng Mayauyaw, piliin ninyo ang pinakamahusay nating mandirigma upang makatunggali ng binatang mula sa Banawe, ang magbawang iisalamanan ng siyang magiging asawa ng aking anak. Sa mga ayon ng mga mamamayan ng Mayauyaw, pinili nila ang pinakamagiting nilang mandirigma upang makalaban si Wegan. Nagsimula na ang pagharap ng dalawa. Wala naman sa Banawe, dumating ang isang daang mandirigma na naghahanap sa anak ng kanilang hari. Nakita nila si Wegan na nakikipaglaban. Umanda silang may paghiganti ito kung sakaling magagabi ito. Sa kabutiang palad, nanalo si Wegan at naiwasan ang sanay madugong pagtutos ng mamandirigma ng Banawe at Mayauyaw. Isang kanyaw ang sumunod. Si Maay ang namuno sa sayaw ng kasalan. Tuloy-tuloy ang pagtunog ng gansa, umabot ang kasayahan sa loob ng siyam na araw. Sinawigan at Maay kasama ang mga dirigma ng Banawe ay naglakbay pabalik sa Banawe. Habang naglalakbay, naisip ni Wegan ang kanyang ama. Matanda na ito at marahil ang naghihintay na rin itong magkapo. Ngunit, nag-asawa siya nang walang paintulot kay ama. Sasang-ayon kaya ito sa kanyang ginawa. Sa hagdan-hagdang palayan, nagtagpo si Wegan at Ampual. Inandana ng binatang kanyang sarili. Kasimula ng paggawa ng ikawalong baitang ng palayan, iyon ang magiging taon ng aking pag-aasawa. Ama, narito si Maay, anak ng hari ng Mayauyaw. Ang kanyang amang si Lidum at mga mamamayan ito ay naging mabait sa pagtanggap sa akin. Tinignan niya ang puwan si Maay. Hindi man nagsalita ay alam ni Wegan na naunawaan siya ng ama. Habang naglalakad at nag-iisip, si Ampual nang sasabihin niya sa kanyang mga nasasakupan, masayang sinalubong naman ang lahat. Nagwika ang hari sa mga taga-Banawe. Ako ay matanda na,
Hindi magtatagal ang makakapiling ko na rin ang aking mga ninuno. Bago ito mangyari, nais kong makita ang aking anak na mag-asawa at handa nang pumalit sa akin. Narito ang dalaga mula sa Mayaw-Yaw, mga dalaga ng Banawe. Piliin ninyo kung sino sa inyo ang pinakamaganda na maaari natin itapat sa panauhing padala ni Luwawe. Mula sa dalawa, pipiliin namin ng aking anak kung sino ang higit na maganda. Ang mapipili ay mapapangasawa ng aking anak at ang hindi ay mamamatay. Bilang gantimpala sa magwawagi, ang kanyang karanasan ay magiging alamat sa ating mga anak. Pumili ang mga mamamayan ng Banawi ng dalagang itatabi nila kay Maay. Kung sila ay makapili, lahat ay sumang-ayon na yun na nga ang pinakamaganda sa mga taga-Banawi. Nagtabi ang dalawang dalaga, tunay nga hindi pang kanaliman ang mga kagandahang nasa harap ni Wigan ngayon. Nagtanong siya ang puwal. Ano nga ba ang pangalan ng dayuhan? Maay, tugon ni Wigan. Sumasang-ayon ka ba na si Maay ang higit na maganda? Opo, sagot ni Wigan na nagagalak sa desisyon ng ama. Inihag ng hari na nagwagi si Maay. Nagalak ang mga tao sa kasiyang ito nagwika si Maay. May isang kahilingan po ako, takilang pinuno ng Banawi. Hayaan niyong ang dalagang aking nakatapat ay manatiling buhay ng walang kahihiyan. Ito'y upang ang kanyang karanasan ay magsilbing alamat ng ating mga anak. Pinagbigyan niya ang puwal ang kahilingan ito ni Maay. Simulan na ikawalong baitang ng hagdang palayan at naganap muli ang kasalan ni Maay at Wigan. Ito ang naging simula ng kapayapaan sa pagitan ng Banawi at Mayaw-Yaw na umabot hanggang sa kasalukuyan. Napakaganda mga kwento. Tingnan niyo ang pangatlo kung pwede pa. Naman ay halaman ng pagmamahal simulat ni El Salvador. Ang tagpuan ng magkasintahang Balbar at Rosa ay isang malaking puno ng duhat. Sa lilim nito, sila ay nagkukwentuhan. Sa tabi ng puno, may isang balon na yari sa mga batong adobe. Ang labi ng balon ay halos bantay sa lupa. Bawal sa mga batang tumayo o maglaro sa tabi nito. Isang araw, sa buwan ng Abril, nakita ni Malbar ang maraming bunga ng duhat. Kumikintab ang maitim na balat ng mga hinog, kay lalaki pa. Umakyat si Malbar upang pagdating Rosa ay may ipapasalubong siya. Maraming mga hinog na duhat sa dulo ng maliit na mga sanga. Sa pagnanasa ni Malbar na mapitas iyon, napayapak siya sa isang sangang marupok. Nahulog siyang tuloy-tuloy sa balon. Nawalan siya ng malay tao. Kaya kahit na mababaw lamang ang tubig sa balon, si Malbar ay nalunod. Di nagtagal dumating si Rosa. Dati-rati ay dinatnyan niya si Malbar na laging nauna sa kanya. Bakit ngayon ay wala pa siya? Nakita niyang maraming duhat na nakakalat sa lupa. Mukhang bagong pitas. Tumingala siya, wala namang nakaakyat. Pupulitin ko nga, sabi ni Rosa sa sarili. Makatas ito at matatamis. Kumuha muna siya ng dahon ng saging. Kapag puno ng kanyang mga kamay, nilalagay niya ang mga duhat sa dahon ng saging. May mga duhat na nahulog sa tabi ng balon. Kumapit doon si Rosa. Nang yumuko siya upang damputin ng mga bunga, napansin niya ang tao sa ilalim ng balon. Panginoon ko! Ang sigaw niya. Si Malbar! Si Malbar! Inimatay siya. Sa kasamang palad, sa bunga ng balon pa bumagsak ang katawan ni Rosa. Nang hindi mauwi ang dalawa, naghanap ang kanilang kamag-anak at mga kapitbahay. Kinabukasan, natuklasan ang mga bangkay. Doon na rin sa balon sila nilibing, pinuno ng lupa ang balon. Pagkaraan ng may isang taon, may tumubong halaman sa ibabaw ng balon. Walang bulaklak, ngunit napakabango ng mga dahon. Nabuhay na muli si Malbar at Rosa, ang sabi ng mga taong nakakaalam sa mga nangyari. Sila ay naging isang halaman. Ang halaman ay tinawag nilang Malbarosa. Ang mabangong dahon nito ay sinasama sa rosas na sinasabit sa kasuotan ng mga dalaga. Ay yan ang pinto ng dalawa na napakaganda naman. Naging halaman na Malbarosa. Malbar
at Rose.